kasamahan ko po ito si sa kong kaibigan, si Doc Chody Soria sa Blayan, Occidental Mindoro. Kaya meron siya ditong malaking rabbit farm. So, si Doc Chody po pala, graduate siya na Cavite State University. So, veterinarian siya doon. So, naging technician din siya sa animal care ecosystem. Sales representative sa Bumpal MDC. At ngayon, general manager siya ng BST Layer Farm. So, dito lahat yan. Then, siya ang owner ng ZAI-RY RABBITRY. So, nagpe-prepare dito po. Ayan ang rabbit ang aircon pa. Hello mga ka-livestock! Kasama natin si Doc Chody Soria. So, i-discuss natin para itong short course sa rabbitry. So, hihimay natin, i-discuss production, breeding, feeding, sales, at iba. So, start na tayo. Doc? Yes. Kailan po nagsimula ang pagkahilig nyo or ang itong rabbit farm nyo? Nagsimula itong interest namin sa rabbit kasi yung kapatid ko si Lawrence. Ako noon, way back 2018. Alam mo naman sa kwantag dito. Yung piyesta natin, January noon. May nakapagsabi sa kanya kasi masarap daw ang rabbit na pinapaitan. So yun yung naging kwan niya. So tapos bumili siya ng rabbit. Tapos yun, kwan lang namin dito, inalagaan namin dito. Kung matandaan mo yun nung andito ka pa, nung pupunta pa ka dito, isa ko lang, nakakawala lang, para lang siyang kwan, para lang siyang backyard, as in kwan talaga. Tapos nung... Native yun. Yun yung mga nabibili natin sa pet shop. Yung mga ang halaga lang ay 250. Pero dito, nabili nung kapatid ko, 900 isang pares. Eh siyempre, kung naman yun, ay di nung kwan. Eh sabi ko, mura lang yun sa kwan, mura lang sa kabila na kwan. Eh di yun, yun nga yung kwan namin. Tapos yun, kwan lang, tag dito. Pinakawala namin dito. Tapos nakapagpaanak kami. Wala kaming kwan, wala kaming knowledge. Even sabihin mo na bet ako, wala talaga kaming knowledge about sa rabbit production. Siguro, na-discuss lang to noong college ako, siguro may mga ilang minuto lang yung rabbit production, hindi talaga siya pinukusan. Ay di yun ang naging kwa namin. Tumagal kami isang taon doon sa kwa na yun, sa pre-range, kung tawagin. So, tapos nakita namin yung kung paano magpukanak, ilang kwan. So, saka na kwan. So, nung nakita namin kung paano yung pagpapanak, yung kung paano siya pakainin, sabi ko sa kapatid ko, magdagdag kami ng laki kasi nga nakikita namin medyo maliit yung kung ano yun, yung mga rabbit. So, nag-research ako sa FB. Ay di nung napunta ako sa kwan, sa F1. Ang F1 noon is, ang parents is native na babae daw, tapos ang lalaki is pure breed na kali. So, doon nagsimula. Pumunta ako. Nung nakita ko yon si Sir Arsenio Caringal, doon ako pumunta sa kanya, doon sa Tanawan, Batangas. Doon ko nakita yung kwan. Doon ko nakita yung rabbit na kwan. So, yun ang unang pinang-upgrade namin. Tapos kwan, lahat talaga ng kwan, as a beginner talaga nung time na yun, pinagdaanan din naman lahat. Kumbaga, nag-invest ako na kwan, pinupuntahan ko talaga lahat nung, diba, may mga pag-kwan ka kasi, kapag nasa labs ka kasi, as a beginner, pupuntahan mo lahat ng farm para at least magkaroon ka ng idea, magkaroon ka din pa ano yung pwede mong i-adapt doon sa farm mo or sa rabbitan mo. So doon kwan, doon talaga nagsimula. Talagang pumunta ako ng Kabuyao, Laguna, tapos yung Tarawan, tapos sa Rizal para nga makuha yung kwan na yun. Yun, doon na nagsimula ang kwan, ang pagkakakuha namin sa rabbit. Nagsimula kayo sa talagang maliit. As in backyard.
Makita mo naman po dati kung Juan. Pupunta naman dito dati yung kontrata mo sa akin na Juan. Juan pa to, tag dito wala, wala to. Yung dito pa, nasa sulok ng mangga. Oo, oh, yan yun, yung puno ng mangga. Yan ang Juan doon. Juan talaga yan, nagsimula talaga yan sa Prada Scratch. Mayroon pa nga dyan, pa, nasa gilid na Juan eh. Yung makulungan namin. Hindi talaga siya organized. Tapos, inorganize ko na lang nung nakuha na namin kung paano, yung paano pagpapaanak. Hindi pa ako nagbabasa noon. More on Juan lang, more on experience. Paano yung Juan? Observation lang doon sa Juan. Observation lang doon sa behavior nila. Ang Juan pa nga namin noon, nagpapakain pa kami ng kangkong. Kasi yung kapat ko, tuwang-tuwa siya. Kasi pag kinakain niya yung kangkong, malutong. Yung pala naman, hindi pala pwede sa Juan, sa kangkong na all throughout. Hindi pwede. Juan siya, ang kangkong kasi, kung mga classify natin, legumes. Ay, ang kailangan ng rabbit is fiber. So siguro pwede mong pakainin in a small amount, pero yung whole ibibigay mo yung whole kwan, whole kangkong diet sa isang araw, ay sigurado. Ay ang kaganda sa kanya, native. So hindi masyado naapektuhan, pero namamayat siya. Yun ang hindi namin namamayat. Pero nung time na yun, para kaming bata, natutuwa kami doon sa kulungwa pag binibigyan ng kangkong, ang pag kinakaya lang, malulutong. Yun ang ganun. Tapos saka na lang kami nag-pitch nung kuna, lately na lang. Yung ano doc, ano po bang mga problem na na-encounter niyo sa pag from start to hanggang ngayon? Nung kuan, nung una talaga yung problem namin is lack of knowledge kasi wala naman kuna eh, hindi mo naman talaga alam kung paano yung management. So, ang advantage lang sa amin, bet ako. So, kahit pa paano, inaral ko yung behavior niya. Doon lang muna ako nag-focus. Siguro mga Juan, tagal yun. Saka ako nagbasa. Hindi nung pagkabasa ko sa Juan, pagkabasa ko sa FB, ayun pala, mas mga Juan ang damo. So, yun ang Juan. Doon kami nagsimula, yung Juan na yun. Tapos, saka nung nakita ko kasi yung pure breed, nabigla ako sa Juan, nabigla ako sa presyo. Isipin mo, nung time na yun, ang Californian is 8,000 per head. Eh, ang pure breed yun. Ang alam lang natin is yung nasa pet shop na 250. Yun lang alam ko. Eh, nung... Tapos nabigla ko, ang laki niya. Iba talaga yung laki nung one ng pure breed doon sa local natin. Tumitimbang siya ng one eh. Ang Californian tumitimbang ng between ng one eh. 3.6 to yung iba, 4.5 eh. Umaabot pa yung iba ng 5 kilo. Depende sa kung, depende sa bloodline, depende pa rin sa management mo. Yun ang one doon. So, ang na-challenge talaga ako, pwede din, kumbaga, yung pinagdaanan ko, parang halos pinagdaanan na din ng mga one, ng mga beginner din. Kasi nga, fault mo yung lack of knowledge eh. So, ang ginawa ko noon, nung bumili ako ng pure breed na Californian, one yun, as in, itong pa na to, wala pa, hindi pa naitatay yung kubo ko. Kumbaga nasa kwan lang, nasa ilalim ng puno ng mangga. Yun ang kwan. Tapos ang pinaka main problem nga, doon ko nakita or doon ko na-experience yung kwan, pwedeng mamatay ang rabbit within 30 minutes dahil lang sa pagtatae. Yun talagang kwan noon. Pagtatay. Pagtatay lang. Kasi nga, kapag ang diet nila is nabago mo, halimbawa, ang rabbit kasi dapat yan, more on fiber yan. Or, more on damo, dapat ang kinakain yan. So, yun ang pinakako niya, yun ang pinakakanin niya. Kapag tinanggal mo yun, tapos puro ulam lang or puro fish lang kwan mo, wala ka, talagang mamamatay yan. Tapos, hindi rin sila kwan, hindi rin sila masigla. Kwan nga, actually, hindi pa ako kwan eh, nung time na yon. Kasi namatay na ako ng kwan eh. Namatay, yung 3 yung binili ko, dalawang babae, isang lalaki. Namatay yung kwan. Namatay yung daw. Nakita ko sana. Oo. Eh, syempre sa atin. Kwan ako, tulala ako noon. Nung kwan, sabi ko, anak ng toko at anong kwan dito. Kasi kita ko, hindi mo siya kwan kasi, hindi mo siya pansinin na bigla siya nagtatae. Kumbaga may kita mo siya, lugmok na. Yun ang kwan noon. Tapos din namatay nga yun. Pero iniwanan ako ng anak noon na kwan na pito. Pero yun, yung pito na yun, kahit papano, kwan na sila, siguro nasa 20 days na sila. So kahit papano, kumakain, hindi na rin ganun kwan.
Tapos ang main problem ko noon, bakit ganitong rabitan ko? Yung tag dito, yung malungkot. Malungkot sila na kun. Tapos hindi ko talaga kun. Iniisip ko talaga kung hinimay ko yung management ko, saan ba talaga ang problema? Hindi ko kun. Tapos accidentally may meeting ako sa Manila. Di iniwan ko sa tauhan ko. Kung tanda mo pa yung mag-asawa dito dati. 'Yon. Nung iniwan ko sa kanila yung rabbit. Pagbalik ko, sabi sa akin, nung kinakamusta ko, o kamusta ang rabbit natin, Dok, may tanong ko, bakit yung rabbit natin, pag binigyan ko ng napier, malungkot. Pero pag binigyan namin ng parag-is, masigla. Doon ako na, yung matagal ko ng problema sa production ko, doon ko nakita. Ah, yun pala yung one. Ay, nung simula noon, lagi ko pinapakao sa kanya, is parag-is na. Nakita ko nga yung rabbit, tuwing pupunta ka sa one, tuwing pupunta ka sa rabbitan mo, kung yan, magulo yan. Yun dapat yun yung behavior nila. Para makita mo, alam mo, pag aso, di ba? Pag yung aso, darating ka, wala nang ginawa kundi, kung yan, yung kasayahan yan, hindi niya maiwan. Hindi may lugar kung nasaan. Kasi no, nagbibigay din ako ng kwan, nagbibigay ako ng napier. Kwan, tag dito. Kwan talaga, from time to time, may nagtata, hindi kwan. Hindi ko talaga na kwan yun, hindi ko talaga na troubleshoot yun. Napansin ko na lang, nung sinabi sa akin ng kwan, doon ako natauhan. Sige, di nung nag-change ako ng diet, yun na. Nagdire-diretso na siya. Yun ang kwan nun. So, hindi lahat ng damo ay pwede. Sabihin, hindi. Kasi ang... pwede naman yon, pero kailangan mong kuhan, kailangan mong pagulangin. Kasi nga, ang binibigay ko kasi yung tag dito, itong napier na siguro bata noon. Pero hindi ko pa rin siya tinatry. Kasi ang napansin ko talaga sa Californian, yung behavior nila, bigyan mo sila ng parag-is, bigyan mo sila ng napier, bigyan mo sila ng... halos hindi nila kinakain or hindi nila pinapansin. At the same time, yun nga, kasi ang sa rabbit kasi kailangan mo ding i-monitor yung fecal pellet. Kapag ang fecal pellet niyan is nagbabago, so medyo alarming ka na nun. So doon ang kanon. Ano ba ang ano? Tigas dapat? Kung matigas dapat. Pag hinawakan mo, hindi yun kwan. Hindi yun didikit. Yun talaga ang kunon, kahit yun ay drugin mo, walang ganyan, tapos wala yung amoy. Kumbaga, hindi naman wala amoy, kumbaga less yung amoy niya, yung fecal pellet na yun. Meron ako nakikita, parang dikit-dikit. Yung dikit-dikit naman na yun, tinatawag na psychotrope, nasamahan lang yun, nung tawag dito, ng hair nila. Yun is normal, wag lang all throughout na gano'n yung kanyang kwan. Ganun yung kanyang dumi. May kita mo yun, may mga ganun pa ilan-ilan. So, kung lang yun, kumbaga, nailalabas nung rabbit yung mga hairball, yung pinaka hairball nila, kung tuwagin ko sa ibang kwan. Kasi ang rabbit naman, marunong sila maglinis ng katawan nila eh. So, kada dila nila, minakain silang para siyang pusa, kung tutuusin, yung behavior niya. Kasi ang pusa, ano eh, parang 70-60% ng buhay nila naglilinis. So, ganoon din sila. Tsaka may kita mo din ko niyan, kapag healthy ang rabbit mo, yun talaga yun ang ginagawa nila, mga behavior nila paglilinis sa katawan. At tsaka may kita mo rin naman yung fur nila na makintang. Yun ang konta. Yun ang sign na healthy ang rabbit mo. So, ano pa daw mga encounter mo na problem or challenges? Yes, so kan. Yun lang naman do sa ko na yun sa part na yun. Yung talagang pinaka kwan ko. Pinaka na-experience ko nung time na yun, talaga sabi ko. Parang ka na susuko, isipin mo. Mamatayan ka ng 8,000. Sa part natin yun as business owner, kailangan mo kunin paano kun. Tinignan ko lang as positive kasi meron naman siya naiwan na 7 kids. Tawag dito. Meron pa naman akong natitira. So, doon lang bumawi. Tapos yun nga, nabago ko yung management ko.
So yun lang doon sa kandoon na sa part ng management. Pero i-discuss ko sa inyo yung main problem pa about naman sa kwan sa sales. So para kwan. About housing doc. May pagkakaiba ba yan sa mga ano ang pagkakaiba nung dati mong housing sa ngayon? Kasi ngayon bato. Aircon. Mas maganda pa sa bahay ko. Nung kwan, kung matatandaan mo, tinamaan tayo ng tisoy. Oo, talagang unexpected yon. Kwan, kubo lang nun. Isipin mo, kwan kami, maghapon kami ng katulong ko na kwan, basa, tinatakloban yung rabbit. Ngayon, yun yung kubo. Eh, yung rabbit nga, ayaw din ang kwan, ayaw din ang nababasa na kwan. Tapos pangalawa, kinon ko, tag dito, niyero. Tapos, the next year, tinamaan naman tayo ng Ursula ba yun? Yun, giniba na naman tong kwan ko, tong rabbitan ko, sabi ko. Eh, kwan nun, a blessing nun, nung kwan ko, nung may mga bumibili na sa akin. Nagkaroon ako ng budget, sabi ko, i-kwan ko na lang, ibato ko lang kasi magpaulit-ulit ako ng kwan. Magpaulit-ulit ako ng gastos. At saka at the same time, safety na rin kwan, safety na rin ng mga rabbit. So, ang kaya nga kwan, nagkama pa ako sa inercon ko na para wala nang problema. Kasi nga, hindi ko in-expect dito sa lugar natin, grabe na ang kwan, grabe na yung typo na naranasan natin. Eh, syempre, as a livestock owner, kailangan nating kwan, i-secure yung kanila, yung place nila. Yun ang kwan, kaya kwan yan, tatlong renovation yan from hugon, tapos naging yero, tapos yan, naging kwan, naging aircon. Walang, blessing lang, medyo tumas yung sales, kaya nakwan siya, napunta sa aircon. Yung panahon na yun, pandemic yun, ano? Way back, 19. Nung pinatayo ko talaga yan, papasok ang kwan, papasok talaga ang pandemic noon. Yun ang kwan dyan. Tapos bigla ang nag-boom nung pandemic talaga. Yung pandemic dahil talagang. Dahil yun, mga ka-livestock, kahit saang field, halimbawa, aso, pusa, o any pet, nung panahon ng pandemic, ang taas talaga ng sales, ang bilis maubos. Yun. Ng rabbit. Mm-hmm, dahil wala kang magawa sa bahay mo, bibili ka na lang ng aso, pusa, rabbit, kung anong maalagaan sa bahay. Pinaka-stress reliever. Stress reliever. Yan naman ako, siguro ako, na-chambahan ko nga din naman talaga yung panayon, yung pag-usbong nung time niyo. Kasi nga, di ba, way back 2018-19, halos hindi pa naman talaga ko ng kwan, ang rabbit industry. Pasalamat na lang kay kwan, kay Sir Art, kasi nga siya yung talagang puspusan ng pagpopromote sa government. Tapos na nata-televise na siya. So, na-open yung kwan, yung ibang livestock owner na mag-venture sa kwan, mag-venture sa rabbit. Yun ang kwan doon, yun ang isang pinaka nakita ko rin. Malaki din talaga ang kwan, ang nambag doon sa kwan na yun. So, pasalamat naman tayo kahit paano. So, humaba yung pila. Ang problem, isa din ko na-encounter. Kaya, nakilala ng produkto mo, ang problema mo yung supply. Ay, hindi ko ni, kumbaga, itong pagdating sa livestock, hindi naman yan pwede na kwan eh. Pagka-anak mo is sure bull na ibibenta mo yan. Dadaan pa yan sa quality control na ginagawa ko. Na kwan, kasi nga, as kwan tayo, as dati tayong technical sales, dati tayong nasa larangan ng bentahan, so importante sa atin yung quality. So dun ko kwan yun, dun ko nilabanan yung market, kasi nga hindi naman tayo kilala. At saka at the same time, kaya din naka-aircon na rin, kasi na-experience ko yung kwan, tinamaan ako ng heat stroke. Hindi ko kwan, kasi nababasa ko na mahina ang rabbit sa kwan sa summer. Eh, yung time natin, pumalo sa San Jose nung time natin, parang heat index yata, 50. Eh, tinamaan ako dito, yung mga buntis ko, heat stroke. Kita mo yung anak nila, is 8. Yun din ang nakapag-con sa akin, yung nakapag-open mind sa akin. Hindi siya mummified, kundi namatay yung nanay nila during ang pagbubuntis.
kita mo talaga healthy yung kapag bukas ko ng kwan, tapos kita mo sabog yung heart, tapos ang init nung lungs, tapos kita mo yung ilong nagkakaroon ng kwan, nagkakaroon ng bleeding, sabi ko ay wala na to. Eh ilang kwan yun nung time na yun, ilan ang nadali sa akin? Dalawang pure. Dalawang pure, tapos pure na pure Californian, tapos dalawang kwan upgraded. Pag sinabing upgraded, ito yung mga F1 F2 F3. Eh yung mga anak nun, dati kasi ang price value ng F1 ko nun, nabibenta ko 1.5, ang F2 2.5, ang F3 3.5. ay isipin mo kung gaano kalaki yung kwan, mamatayan ka ng 8, di ba? Yun ang kwan, yun ang nagpa-open sa akin na sabi ko kailangan ko ng ikon to, kailangan ko nang baguhin yung kwan. Yun din ang kwan, yun din ang siguro mali din ng karamihan, kasi as kwan tayo, hindi naman yung budget natin, hindi naman ganun ka kwan talaga kaganda. So ang inuuna kasi is yung animal muna, hindi ang inuuna is dapat ang unahin is yung welfare nila, yung titirhan nila, kasi hindi rin yan magpe-perform kung yan ay hindi komportable doon sa tinitirhan. So yun ang kwan, yun ang mga din na na-encounter talaga na kwan. Kaya pasalamat din ako, at least yan, naipundar ko na. So lalagyan ko lang ng laman. Sa tingin ko, sa sales, hindi ka nagkakaproblema eh. Pila-pila. Masakit sa ulo. hindi naman sa kwan, pero masakit sa ulo kasi nga wala kang maibigay. Di ba, as kwan tayo, as nasa sales tayo, hindi mo na kailangan i-promote yung product mo. E ang problema, at the end of the day, kailangan mo pa rin masupplyan kung sino yung kwan eh. Eh ilan yung nagkwan sa akin? Ilan yung nagpa-line up sa akin? Grabe. Mga saan lugar daw? Nationwide. Ang target ko naman, kwan eh. Ang target ko naman talaga nung time na yun is kwan, nationwide. Kumbaga, alam mo naman dito sa atin. Pumunta sila dito? Pumunta sila dito noong time na yon. Si Kwan, ang pinaka-unang pumunta dito si Gerald Manzanero ng Kwan, ng Yala Rabbitry. Siya talaga yung Kwan, siya talaga yung pumunta dito. Talagang na-amaze siya doon sa ipinakita kong quality na Kwan. Kasi nga, noong time na yon, ang tingin lang sa Californian is maitim yung ilong, maitim yung tenga, maitim yung paa, maitim yung buntot. Eh nakita, na-experience ko yung kwan na yun, na-experience ko yung pag naiinitan sila, pag during the summer season, pumuputi lahat. So para siyang kwan, para siyang nagiging New Zealand White kung kwan ka. Kasi ang New Zealand White, siya naman yung number one sa kwan sa US breed. Siya naman yung number one sa commercial. Number two lang to si Californian. Wala ko, kamukha kwan na yun. Tapos ang pinaka-kwan ko talaga, ang pinaka-una kong customer, si Kwan, tag dito, si Sir Jacob Orbiso ng, ano ba tag doon, nasa Visayas. Siya talaga yung Kwan, una kong customer. Hindi siya pumunta, nagpa-online siya. Kasi kung pala ako noon, baguhan pala ako noon. Talagang hindi ko pa alam ang Kwan, hindi ko pa alam ang industry. Kaya nga nagpapasalamat ko kay Kwan, kay Sir Jacob.
So Doc, ano po bang pinaka core value nyo para magtagal dito sa gantong business, rabbitry business? Yung pinaka core talaga, kung ako yung tatanungin mo, is kwan, tag doon yung tatag na passion. Passion dapat, una is kwan, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi kapag hindi ka nag-i-enjoy sa ginagawa mo, hindi ka rin magtatagal. Sabi nga ng father ko, unahin mo yung kwan, unahin mo yung gusto mo kaysa doon sa pera. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, everyday may improve mo yung kwan, may improve mo yung ginagawa mo. So hindi mo na mamalayan, yung product mo is gumaganda. So at the same time, yung naibibigay natin sa kwan, naibibigay natin sa client natin, happy sila. Hindi nila tinitingnan yung kung magkano yung naibayad. Ang tinitingnan nila is yung quality na natanggap nila. So dapat yun ang kwan doon. Yun dapat ang kwan. So bakit kwan? Bakit rabbit? Rabbit kasi kwanin, simple na yung kanyang management kung makukuha mo lahat ng prevention. Kumbaga makuha mo yung diet, makuha mo yung management. It's napakasimple. Hindi yan katulad ng kwan sa manok. Papakain ka sa umaga. Mangulekta ka ng itlog. Pakain ulit sa hapon. Sa baboy, same din. Sa baka ba? Hindi, yung kwan, yung nasa paddock. Cut and carry, anong umaga-hapon din. So sa kanya, depende dun sa availability mo. Kasi ang rabbit, pwede siya mag-adapt kung ano yung gusto mong management. So ang ginawa ko, kasi ang rabbit naman is kwan eh, nocturnal, mas active talaga sila sa kwan, mas active sila sa kwan sa gabi. Kasi mapansin mo diyan, mas napansin ko diyan dati. Nung naka-pre-range kami, kita ko pag dating ng alas 4 ng hapon, basta once na lumamig na, naglalabasan na sila, andiyan na nahihinaan ng damo. Oo, tapos naglalaro na. Pero kapag yung tanghali, umaga tanghali, hindi mo makikita. Parang walang rabbit dito. Ay siguro ang rabbit namin dito na nakawala dati is nasa 10. Pero hindi mo makikita yon. Pero makikita mo lang sila pagdating ng kwan. Pagdating na sila ng pahapon tas gabi, makikita mo. Nanginayin kasi pag, minsan kasi monitoring ko din sa layer farm, pag may counting kahol, bumabangon. So pagbangon ko, minsan na, nakita ko yung mga rabbit, nasa kwan, nasa damon, nanginayin. So ang management ko, ayun, di pakain sa kwan, pakain doon sa umaga, ay painom sa umaga, tapos sa gabi ng pakain. So yun ang pinaka, ang kwan ko, yung pinaka core values ko, is yun, yung passion, at the same time, simple yung kwan, simple yung management. Na kwan, kumbaga, kaya niyang i-adapt kung ano yung gusto mong management. Kung saan ka kwan, kung saan ka mas komportable. So yun ang kwan niya. Tapos at the same time, siyempre, damo-damo lang. Doon sa diet, doon sa paligid. Sa diet niya. Siyempre, nasa atin, nasa tropical tayo, nasa Pilipinas tayo, tambak sa atin ang damo. So kwan, napaka pagdating sa input, napakaliit kung tutusin. Kasi damo lang siya. Hindi katulad ng manok natin. Pag hindi mo binigyan ng pins, hindi mo yung itlog. Try mo bigyan ng purong kwan yan, purong maes, purong dalak. Hindi yan, kwan, hindi yan mga itlog. Eh dito sa rabbit, pakainin mo ng kwan, kailangan talaga niya is 70 to 80% damo para makuha niya talaga yung kanyang normal diet. Yan ang kanon. Nagpipids din kayo ngayon? Nagpipids din. Kumbaga yung pins kasi is pinaka-supplement lang talaga yon. Hindi naman siya pinaka-main diet. Kumbaga parang pinaka-ulam. Kumbaga sa atin, kumbaga yung kanin, yung pinakadamo nila, kailangan bulky yun. Tsaka tapos yung, di ba, pag naglagay naman tayo ng ulam, napakaliit naman na porsyento yon. So same thing din sa kanila. Ang pinakakanin nila is damo. So pag sinabing damo, ay di yung mga paragis, paragrass, carabao grass, huwag kayo magbibigay ng wan, huwag kayo magbibigay ng kangkong, huwag kayo magbibigay ng... Okay. Kamote, huwag kang magbibigay ng tawag dito, yung mga mulberry. Siguro small amount lang. Huwag siyang kasi nga classify sila as legumes. Legumes. Oh, alam mo naman pag sinabing legumes, nagkakaroon ng kanya, nagkakaroon ng bloatian, nagkakaroon ng pagtataian sa rumina at saka at the same time sila is kwan.
herbivore. So yun ang kuha nila. So nasa sikom hanggang fermentation. So kailangan talaga panyanda mo. Malapit din ba ang management nila sa mga baka, kalabaw, kambing? Pinakamalapit sila, ang pinakakatulad nilang digestive system is kabayo. Pero sa diet, halos pares din. Yung, liba, nagdadamo ka sa baka, nagdadamo ka sa kambing. So, same thing din. Eh, di ba, pag nasobrahan ang kambing sa kangkong, kita mo, nagtatae. Pero, ang kambing, nagtae isang linggo, buhay pa. Yung rabbit, pag nagtae, ako lang yan, tag dito, oras lang yan, patay na yan. Ganun lang kadali yan. So, ang vitamins nila, Doc, ADE? Nagbibigay ako ng vitamins pero hindi ako naka-concentrate sa vitamins. Naka-concentrate ako doon sa quality ng feeds. So yun, madidiscuss natin yun sa kwan. Doon sa breeding management. Ano ba yung kwan nun? Kasi ang rabbit naman, kwan eh, nagpo-provide din sila, yung katawan nila, nagpo-provide na rin din ng vitamins. So, nonsense na kung magbibigay ka pa ulit ng panibagong vitamins. So, excess lang yun. Tatapon lang nila yan. Basta ang importante lang dyan, good yung kwan mo, good yung source mo ng damo. Kasi ako is fresh, parang is yung binibigay ko. Kahit pa paano, di ba? Ang press is kwan eh, press na damo is kahit pa paano, may mga little vitamins yan, di ba? Tapos may mga kwan din. Yun ang, nung nagkakwan, may mga counting kwan yan, counting enzyme din na kailangan din nila sa kwan. So yun ang kwan, kaya nagpa-press kwan ako. Press na damo. Basta damo lang ha. Usapan natin damo kasi ang iniisip nila pag damo, kasama na yung mga kangkong. Hindi ko yun. Basta damo, classify yan ng one. Yung one lang dyan, yung pwedeng kainin ng kambing ng mga damo, so pwede rin sa rabbit. Ang one lang, alam ba, kung may bagong one ka, so imamonitor mo lang siya. Kung hindi siya magtatayo, hindi. Within 3 days. So yun ang kulang. Closely monitor. Closely monitor sa one. So bakit one? Bakit commercial? Kasi experience ko, ang sarap ko ni, ang sarap tignan doon sa kwan mo na lumalaki yung rabbit mabilis. Yun ang kwan doon. At the same time, pag napaganda mo na, kakatayin mo din siya. Yun lang kwan doon. So, mas focus doon sa kwan. Mas focus doon sa kwan. Mas focus doon sa food. Talaga yung rabbit kinakwan namin. Malaki rin. Sa ngayon, malaki rin ang demand. Mga talaga. Kun nga eh, before nga ako nakilala sa market, kinakain na muna ng pamilya ko eh. Buti nga, hindi maselan yung family ko sa one, hindi maselan yung family ko sa kung ano man yung nasa ako namin, sa paligid. Eh nung inain ko yung rabbit, kun sila. Isipin mo, one, siguro 1 to 2 months kami, puro naka-rabbit meat kami noon. One of the healthiest meat. Oh, ako naman nila, yan yung kwan talaga, one of the healthiest. Kasi nga, less kwan, less fats. Damo lang eh. Eh kung kinomersyal mo yan, yun, medyo tataas din ako noon. Medyo tataas din yung fats noon. Pero sa kwan naman kasi, sa main diet talaga nila, kung kunin mo, kwan talaga, halos kwan, halos fine talaga siya. Halos wala kang kwan nga eh. Halos wala kang makuwang fats, kung tutuusin. Sa kanila, kaya ang kwan nila, classify nila, isa ang rabbit meat sa pinaka-kwan, pinaka-healthy. Pero ang kwan din kasi, rabbit meat is siya din yung ibinibigay sa mga cancer patients. Kasi madali daw silang kwan, madali daw silang matunaw. Kasi napaka-fine ng kwan eh. Sabi lang naman ang kwan, hindi pa naman kwan eh. Sabi lang ng mga ibang mga doktor din na kwan. At saka at the same time, hindi ganun ka-kwan, hindi ganun siya kalansa. Wag lang yung kwan, wag lang siyang ma-penetrate mo during ng evisceration is ma-penetrate mo yung bladder. Yun, mapapanghi talaga yon. Pero kapag malinis yung pagkakon mo, kwan siya, less kwan, less yung kanyang lansa kumpara sa ibang meat na kwan. Yun nga. But, tanong ko nga lang rin daw, ba't sa pakapanghi ng ano yan? Depende ba sa kinakain yan? Ang ihi? Ang kaya napakapanghi ng kwan kasi is alam mo naman yung urea. Mataas din sila mag-release ng kwan sa ng protein. Converted yun sa kwan eh. Converted yun sa kwan nila. Sa nature nila. Tapos at the same time, mataas din yung calcium. Yun ang isang kwan yan. Basta urea yung kwan nagpapag-cause ng ammonia talaga sa kanila.
Yun ang kon. Tsaka type ng diet talaga na kon. Ganun talaga sila ata. Hindi na kon. Yun nga din ang tanong ko, bakit yun? Bakit nga mapanghe ang pinakakain naman niya is moronda mo? So yun ang kanya. Eh kasi nga ang rabbit kasi 14% lang na kinain niya na damo ang kanyang i-digest as na fiber. Kumpara sa ruminants, pupapalo yata sila ng 40% yung kaya lang i-digest. The rest na ikukunin nila na as kwan fiber na itatapon. Eh ang rabbit kun lang, maliit na portion lang. So moron sila tapon ng tapon. Kung hindi lang kakainin nila yung kwan, yung tinatag na ko-propagate, kung wala silang ganung nature, mamamayat yan. Kasi ang rabbit, kakainin nila yung kanila, yung psychotrope, para ma-absorb na ulit yung mga vitamins. So, dalawang kanyon. Nagre-regurgitate. Hindi. Ang regurgitation is sinusukan nung kwan, sinusukan nung ruminant, ginunguya niya ulit. Kumbaga, sa field, kain siya ng kain, kinakolekta. Pag yun ay pupunta sa ilalim ng puno, doon na siya magumay, parang kumakain ng bubble gum. Yun ako noon. Sa kanya lulunukan ulit. Iluluwa niya yun, gumayain niya, tapos pag pino na, ilunok niya. So, yun ang gano'n. Siya naman, ang rabbit naman, gumayain niya, dadaan sa anus, tapos yung anus, doon sa anus, doon niya kukunin yung tae niya. Kakainin niya ulit. Para ma-absorb lang yung mga vitamins. So yung makikita nating mga ipot nila ay halos wala nang nutrition yon. Wala na yon. Kuan na yon, good na yon for kuan, good na yon for plants. Oo. Pagdating naman sa plants, eh makita mo itong area na to, 0.2. Kuan siya, classify siya as cold manure. So cold manure ibig sabihin kahit on the day nilagay mo yan sa plants, hindi maano yung plants. Hindi masunog kumpara sa ipot ng manok sa baboy, mamamatay. Ito ilang ko na kami, nakailang trial na kami, naka-apat na kami, good pa rin yung kwan eh. Kumbaga makita mo naman yung post ko, wala talagang kwan, wala talagang chemical, pero yung inaani niya maganda. Ilang hektarya to ba? Iyan. Nasa konto kasama lahat is nasa 8 hektar yun ang kwan ito. Magkabilaan. Ilang inorganic fertilizer ang inilalagay? Nasa kwanto? Hindi by portion eh. Kasi hindi naman kaya ng farm na kalatan lahat. So by portion lang ang kwan kasi, ang monitor. Ito kasi is na more than parang wala to, more than 12 years na tong tinatapunan ng ipot. So yung performance nito kumpara mo sa ibang land kan is, kung sa iba is yung per hectare nila abono is 5 to 6 o 6 to 10 sako per hectare. Ito yung last record namin is 9 bags 7 hectares yon. 9 bags 7 hectares. So hindi naman namin siya kinaklasify as organic. Kinaklasify namin siya as semi kasi nagbibigay din kami ng kwan ng chemical, pero may mga area kami dito na 100% na nawala na talagang chemical 'yon. Yun is kuna namin, source na ng food namin 'yon. 'Yun ang kuna namin. Ano to ha? Yung ilan na mismo ang naka-experience ha. Wala, on the spot, hindi yung kwan. Hindi yung sabi-sabi. Tsaka yung one kasi, yung rice kasi, is yun ang main diet namin. Ang advantage, nakakatipid kami. Ang disadvantage, pag pumunta kami ng Manila, hirap kami kumain. Yun lang ko, no? Yun ang disadvantage. Puro karne? Hindi, yung rice. Pag kinain mo kasi yung organic, malasa, mabango. Ay pag pumunta sa kabila, halos ko ni parang kumakain ng sapal. So medyo nababago yung diet mo. So, yun lang ang kwan, yun lang ang kagandahan din sa kwan. Kumbaga, nakapokus kasi kami, yung father ko, kapatid ko, nakapokus kami sa organic para at least mapababa natin yung costing, yung cost to produce. Yung rabbit is malaking kwan, malaking tulong to sa farmer kung makukuha lang. Isipin mo yung 0.2, ilan lang naman tong rabbit ko.
Kaya niyo, Juan, kaya yung supply yan. Ang inani doon sa point 2 is, Juan, 18 bags. Point 2, ha? 18 bags. Ay, kung kaya niyo supply yan yung 1 hectare na wala kang ginagawa, kumbaga minomonitor mo lang tubig, hindi ka na maglalagay ng kung ano ng insecticide abono dyan, malaking kuhan, malaking tipid. Diba? Basta ang walang dito, yung pinaka water source mo, dire-direcho kasi yung flowing namin, dyan ko na tinatapon. So, kita, may kita yan mamaya, dire-direcho na yan. Yun ang kuhan. So, yun. Yun ang pinaka kuhan natin, pinaka core value doon sa kuhan sa rabbit. Bakit rabbit ang kuhan?